Tanggalin mo yun. Iwalay kasi nanay ko tsaka tatay ko. Alam pa kayo, hindi ka taga Bicol. Basta yun lang ha, mga kababayan. Hindi to taga Bicol! Taga saan ka ba? Yung tatay ko, Bicol. Yung nanay ko, hindi ko alam kung saan. Ah, yung tatay mo mabait. Oo, mabait. Mayroon siyang award, magsaysay award. Kagaya ni, no, sino ba yun? Ni Robredo. Ha? Magsaysay award yun, ha? Nakakatuwa ka, ano? Nawawala yung galit ko sa'yo. Bakit ba? Bakit ka na yung magagalit? Pinapaliguan ka na. Biro mo three days, di ka na... Babanguna ako niyan? Babanguna ako? Oo, babangu ka. Ah, babanguna ako. Tanggalin mo lahat ng nilagay mo? Oo, natanggalin ko. Ano bang nilagay mo sa lalamunan? Nawawala siya ng boses, basta uwi ng Pilipinas. Kaya pala paos yan. Oo. Para hindi siya magdaldal. Kasi pag nag-umpisa yan, lagi yan, wala lang ano yan. Pinaprangka niya lahat ng ano, sinasabi niya ayaw ko, ano ayaw. Eh ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung, kahit mali yung ginawa ko, gusto ko kakampihan pa rin niya ako, no? Ganun ba? Oo. Kasi asawa naman ako ng anak niya, di ba? Hindi ka naman daw asawa. May asawa ka daw. Totoo ba yun? Oo. Na, may asawa. Pero iwalay na. May anak din. Iwalay na. Sila ng anak mo sa asawa? Isa lang. Isa lang. Iniwanan ko kaya. Saan? Isang ba yun? Sa Bataan ba yun? Ay, ba't ano yun? Sa... Parang mag-iwan ka lang ng aso ah. Eh, paano ka naman? Gusto ko ibang lalaki. Ano? Hindi lang siya. Gusto mo marami? Hindi. Maghanap ako ng ano, yung magbibigay sa akin ng maraming pera. Oh, magpapaligaya sa akin. Oh, tapos? Tapos? Nakahanap ka naman? Nakahanap ako, pero itong anak niya, kayang-kaya ko. Ba, paano man sabi yan? Eh, kasi lahat ng sinasabi ko sinusunod. Kunwari, alam mo ba? Naglilihi anak ko. Sabi ko, bili mo ako ng singkamas na hindi ko nang tuloy matandaan kasi puro kalukuha. Yung anak na naman niya, hanap siya kahit gabi-gabi. Tuwan-tuwa ako pag nalilito yung anak niya. Kasi doon lang ako makakaganti, di ba? Sa panuloko niya sa akin. Ay, ganun ba yun? Pero hindi niya alam na lalaki rin pala. Ay, paano? May kotse pa. Oh, sinong may kotse? Yung lalaki ko. Oh, talaga? Hinahatid niya ako doon sa malapit sa bahay nila, doon sa Amparo. Talaga saan yun? Sa Amparo? Hindi. Ano yung sa bahay Bukid, ang bahay nila. Tanggalin mo na, tanggalin mo na. Oo, tatanggalin ko na. Pag tinanggal ko ito, anong gagawin mo sa akin? Depende. Depende? Oo, depende yun. Basta maganda ako. Ha? Basta maganda ako. Maganda ba ako? Kahit maganda ang kaha mo, pag sira ang loob mo, sira. Sira pa rin ba? Sira pa rin ba? Sira. Ah, ganun. Yung importante yung nasa loob, dapat maganda. O nga, yung nanay niya mabait eh, kaya masungit. No, dapat maganda yung nasa loob ng katawan. Mabait yung nanay niya, mapagbigay, mapagregalo, hindi madamot sa pera. Naregaluan ka pala eh. Lahat ng anak niya, tinutulungan niya. Tapos kinuulan mo pa. Oo. Gusto ko ako lang. Habang nagsasalita ka, tanggalin mo lahat ng nilagay mo. Oo, tatanggalin ko. Tatanggalin ko, naawa na ako sa kanya kasi matanda na siya eh. Anong ginawa mo sa buhok niya? Gusto kong makalbo. Oh, tapos? Gusto kong masira ulo. Oh. Para wala na lang siyang naiisip, kundi ano, magtrabaho, padala ng pera sa mga anak, yun lang, tapos. Kaya yung asawa niya, galit na galit eh, lagi nagpapadala ng pera. Sabi nga nung asawa niya, mayaman ka na sana kung madamot ka. Kaso hindi eh, lagi ka nagpapadala sa mga anak mo, niloloko ka na. Ng asawa niya. Kawawa naman siya kasi matanda na siya. Kawawa naman. Nakala niyo naman namulot ng pera sa abroad. Naawa ako pero nagagalit din ako. Bakit? Nabubuisit ako eh. Nabubuisit? Binibigyan ka pala ng pera eh. Hindi. Yung anak niya lang niya binibigyan. Oh, simple kasama ka doon. Oo. Pero tinan mo nakabres ako. Dahil sa pera niya. Tinan mo. Nakabres ako. Nakabres ka? Oo. Tanggalin mo yun. Tanggalin mo nilagay mo sa katawan na yan. Ano ba yung asma? Ano yung asma? Ano meron sa asma? Asma? Sa dibdib niya. Alam mo, tinutusok ko yung puso niya. Oh? Oo, na nung nasa abroad siya, tinutusok ko yung puso niya para hindi siya makahinga. Tapos, ngayon, pagbaba niya sa aeroplano, hindi siya makahinga. Kasi nga, sabi ko, kailangan magkasakit siya. Hindi makabalik sa abroad. Bago siya uwi. Ma-hospital siya. Maubos yung pera niya.
Yun ang gusto ko. Ano siya eh, magaling siya magdasal eh. Pag nakakaramdam siya ng ano, ng tusok sa dibdib niya, nararamdam ko, nagdadasal siya agad. Talagang ano, nawawala yun. Kasi ano, malakas yung ano niya sa Panginoon. Paniniwala niya sa Panginoon, malakas. Kaya hindi ako makapasok na maano siya talaga ng gusto. Kaya, mayaan ko na lang nga. Sana mapatawad nila ako at mahalin din nila ako. Mahalin, yun doon na lang sa patawad, yung mahalin, para mahirap yun ah. Sana mapatawad nila ako. Yeah, ganun na lang, papamahal ka pa eh. Tsaka mapatawad din ako ng anak nila kasi napag-away-away ko sila dahil sa akin. Hmm. Kasi alam niyo talaga, naawa rin ako sa sarili ko eh. May magulang nga ako, hindi naman ako mahal. Kaya kapatid ako sa Taiwan, hindi naman ako mahal. Mahal ka noon? Basta tanggalin mo yan. Kasi salbahay ako. Salbahay ka? Oo, lahat inaaway ko. Salbahay ka sa nanay mo? Salbahay din ako, lagang inaaway yung nanay ko. Salbahay ka rin sa tatay mo? Hindi sa tatay ko, hindi ako lumaki doon. Oo. Basta sabi mo, taga Bicol ka! Ang babait! Tatay ko, Bicol! Taga Bicol! Basta tatay ko, Bicol! Ang babait! Basta tatay hindi ko, Bicol! Hindi ka taga Bicol, ha? Bicol yung tatay ko, mag-isip kaya lahat ka ng lugar, huwag kang Bicol! Tatay ko, Bicol! Bicol kami! Oo, oh, yun ako! Taga Bicol na naman yung dumating. Marami tayong Bicol. Daming biktima sa Bicol, ha? Bagong dating taga Bicol. Ay, tanggalin mo ng lalo. Oo, tatanggalin ko na, kawawa naman siya. Tatanggalin ko na, kawawa naman. Nawa din ako sa kanya. Ano pa? Mabait siyang nanay. Oo, tapos? Mabait siyang nanay, hindi siya madamot talaga. Naawa nga rin ako kay Jesse. Kasi gusto nang lumapit sa nanay niya. Alam mo ba, dumating yung nanay niya, namimiss niya. Gusto niyang yakapin, yung kapatid, mga kapatid niya. Pero pinipigil ko siya. Pinipigil ko siya na huwag lumapit. Nung galing abroad? Oo, yung nanay niya. Paano mo ginagawa yun? Pag nagsasabi siya na lalapit siya sa nanay niya, sabi ko maghiwalay tayo. Sabi ko sa kanya, maghiwalay tayo pag lumapit ka sa kanila. Sabi ko, kaya hindi siya makalapit. Pero naawa rin ako sa kanya kasi nararamdaman ko naman na mahal niya ang kanyang nanay. Kaya lang, natatalo siya sa akin. Mas pinapanigan niya ako. Mahirapan din ako. Ay, libro ka? Wala na, nasunog na kanina. God. Ito na lang yung andito. Oo. Ito na yung nalang sa nanay niya. Lahat-lahat nasunog na kanina. Lahat-lahat. Wala na. Wala na akong gagamitin. Ano, gagawa pa ulit ako? Papatayin ka naman. Papatayin mo na ako? Mago yun ang parusa para sa naging kasalanan ko, tatanggapin ko. Hindi siya naman mawala lahat sa akin. Tapos buhay yun naman ako, di ba? Pag nalaman nung ni Jesse ito, iwalayan niya ako. Pero siyempre, lalapit siya sa nanay niya. Iwanan na niya ako. Oh, natural. Mas mabuti pa, patayin na lang may ako. May anak ba kayo nun? Wala kaming anak. Eh. Kasi alam mo ba, hindi, nagbubuntis ako, pero hindi natutuloy. Oh. Ewan ko, bakit ganun? Bakit kaya? Siguro salbahay ako. Kaya hindi ako bibigyan ng anak, tsaka kasi masama ako eh. Pag may naglilikas ako, tinatanggal ko. Inaalay ko para lumakas yung kulang ko. Inaalay kanino? Inaalay ko sa demonyo. Ganun. Pag di ba maramdaman ko buntis ako, mananalangin na ako. Sabi ko, ialay ko to. Kunin mo, maging malakas lang ako. Ayun. Ano naman ginagawa sa demonyo? Eh di namamatay, dinudugo na ako. Ganun. Wala na. Ganun ang kasamaan mo, no? Siguro nga na ako masyado ng kasamaan ko, no? Hindi ko kasi alam na masyado na pala yung kasalanan ko. Masyado na? Oo. Hindi na kaya ng powers. Pero patawarin nyo na ako, ha? Ah, hindi ka. Doon ka magpapatawingin ng tawa doon. Kinulam. Sinatikati mo yung kasamaan mo. Oo, kawawa naman siya. Lagi nagpapagamot. Nababalitaan ko araw-araw. Nagpapagamot siya. Katanggalin ko naman eh. Pag nabalitaan ko magpagamot. Oh, tapos? Tapos pag sapit ang dilim, lalagay ko ulit. Ngayon, may ilalagay ka pa? Wala na. Wala na? Wala na.
Wala na, sinunog ko na lahat eh. Pinasunog mo eh, kasalanan mo. Ako bang may kasalanan? Kasalanan mo eh. Tabuin kita dyan eh. Kasalanan mo. Tanggalin mo lahat? Oo, tatanggalin ko na lahat, lahat. Kasi namamanig pa yung mga paan niyan eh. Para hindi makapagtrabaho ng maayos. Ay, see, wag mo na. Wag mo na. Sino bang magpapaano? Uminom na siya kanina. Ah, tingnan mo nga yun kung may inkanto. Tingnan mo yun. Sino? Ayun, ayun. Ayun. Oo, ano ko ang talim ng mata? Ayun siya, ayun siya. Yan. Oo, lahat sila. Sino pa? Yung sa gitna. Yung gitna? Oh. Alam ako, ang tatalim ng mata kaya nakakatakot. Oo, sino pa? Ito. Uy, na-inlove dyan. Nakaka-inlove. Ang galim mo, ang galim mo. Kahit nakasanib ka. Ay, kamukha ni Jess. Sinong Jess? Yung kinakasama ko yung galim anak mo, niyan. Nakasanib ka sa ibang katawan. Naglalamdi ka! Ang galim mo yan! Eh, gwapo rin kamukha niya eh. Gwapo kasi yung si Jess, gwapo. Napakamot, tanggalin mo yan, nilagay mo! Oo. Kawawa itong... Ay, tanggalin ko na. Kawawa, kawawa. Tanggalin mo ito. Oo, tanggalin ko na. Oo, tanggalin ko na. Tanggalin ko na. Tanggalin ko na. Basta patawarin na lang nila ako. Hindi na ako ulit. Sana mapatawa nila ako. Hindi na ulit kasi wala ka ng pang-ulit. Oo nga. Sino bang nagturo sa'yo niyan? Kasi nung may matanda akong nakasama sa isang paupahan bahay, nagdadasal siya, naabutan ko. Maraming kandila. Eh nakita niya ako, hindi niya namalayan, nakita niya ako. Nilapitan ko siya. Anong ginagawa niya? Dadasal daw siya. Kasi turuan kita, sabi. Itinuruan ako. Ayun, inulit-ulit ko, inuna ko yung asawa ko. Tapos, sumunod si Jess. Tapos yung pamilya niya. Bago lang ako. Bago pa lang. Wala pa akong pinapatay. Bago pa lang. Bago pa lang ako. Tanggalin mo, ano ba ang galawin mo? Unahin mo muna sa ulo. Eh. Oo, yung ulo niya talaga. Ano ba? Oo. Lagi niyang ano. Tapos yung tay niya. Nagbabara lagi. Kaya daming ininom na gamot yan.